So, welcome back to my channel. So, for today's video naman guys is mag-story time tayo about sa mga nagiging bashers ko sa Facebook. Oo, sa Facebook nga. Ganito yun guys, nag-start na naman yung mga bashers guys nung nag-post ako ng meet-up namin ng aking husband-to-be. Yun, yung pinost ko yun, nung pinost ko sa reels ko, doon ako nakareceive ng sangkaterbang comment na although marami namang good comment, pero mas marami yung bad comment. And then, mostly pa is below the belt. And then, more on is about money. Then, like that. Hindi ko alam bakit ganun ang mindset ng mga Pinoy or mga Pinay. Oo, hindi lang lalaki ang nagko-comment ng hindi maganda talaga sa wall ko. Siguro, mayroon talaga silang pinagdaanan sa buhay nila noon na hindi maganda. Then, after that, ang ginagawa ko kasi, pag nakikita ko na may mga ganong comment na hindi talaga maganda yung comment nila na talagang mga below the belt talaga, chinecheck ko yung ano nila, chinecheck ko yung account nila sa Facebook. Then, dun ko makikita na kung hindi separated, single, ganon. Yung iba naman, married naman, pero hindi ko maintindihan kung bakit ganon yung mindset nila. Mayroon nga doon, nagsabi na, patay gutom daw ako eh. Sabi kong, sa isip-isip ko, paano kaya nalaman na patay gutom ako? Siguro nga nagugutom ako ngayon, kasi nga hindi pa ako kumakain. Pero hindi ko naman masabi na patay gutom talaga ako. Kasi sa totoo lang, kahit naman, sa totoo lang, wala akong trabaho, nandito lang ako sa bahay. Oh, may tindahan ako, may maliit akong tindahan. Pero kahit hindi ako magtrabaho, mabubuhay ako. Yun yun. Then, ang pinagtataka ko lang sa kanila, bakit sila nagko-comment din ng below the belt. Kung about naman sa sex ang pag-uusapan, bakit? Mayroon bang tao dito sa mundo na hindi nakikipag-sex? Mag-comment nga kayo sa akin kung mayroon talaga dito sa mundo na hindi nakipag-sex. Ako nga, 36 years old na ako. Ngayon lang ako nagka-boyfriend, tapos kung ano-ano sasabihin nila sa akin. Diba napakatanga na hindi nila alam yung background ng tao, pero pag makapagsalita sila, hindi maganda. Ang surot nga, ang ipis nga, ang bilis dumami. Tao pa kaya? Yun ang dapat iniisip natin guys. At saka, alam nyo, sa akin kasi, yung mga bashers kasi, baliwala na siya sa akin. Pero nung una na may mga nambash din sa akin dito sa YouTube, alam nyo, ginagawa ko, binubura ko yung mga sinasabi nila. Kasi mayroon na nagsabi sa akin na mukha kang tanga, sabi sa akin dito sa YouTube. Kasi ano lang yun eh, bago pa lang akong nag-upload ng mga videos, ganun. So hanggang ngayon naman, hindi kasi ako magaling mag-ano, hindi ako magaling mag-gawa ng vlog, hindi ako magaling gumamit ng camera. Kaya yun ang sinasabi nila na mukha daw akong tanga. Alam mo, binura ko yun, yung unang message na na-receive ko sa YouTube ko na sinabihan ako ng ganun. Kasi parang na-hurts ako. Pero nung time na dumating na yung dito na nga sa Facebook, doon ko na-realize na wala si, parang, eh okay, magsalita kayo sa akin ng kahit na ano, okay lang sa akin. Kasi parang hindi ko na siya dinidibdib, lalo pa is mayro yung ano ko, yung fiancé ko kasi masyadong supportive sa akin. Hinahayaan niya ako. Ayaw ko lang din kasi mag-complain sa kanya kasi baka mamaya patigilin niya ako basta ginagawa ko.
Kaya hindi talaga ako nagko-complain sa kanya. Nagkukwentuhan kami, pinag-uusapan namin yan tungkol dyan sa mga bashers na yan. Pero hindi ako nagko-complain na sinasabi ko na nasasaktan ako. Kasi actually guys, hindi na ako nasasaktan. Yung mga comment na yan, inaano ko na lang yan, ginagawa ko siyang motivation. Tapos yung ginagawa ko sa kanila, pag mayroon talaga akong hindi nagugustuhan ng mga comment yan, ini-screenshot ko siya, tapos ginagawan ko siya ng video, tapos pinupost ko sa TikTok, pinupost ko sa Facebook, pinupost ko rin sa page ko para ma-spread sa lahat na ano, na maging motivation din sa lahat ng mga tao na na binabash sila kahit wala naman silang ginagawang masama. Ganon. So yun guys, ang ginagawa kong yan is minomotivate ko yung iba na huwag silang matakot pagdating sa mga ganyan, at huwag ninyong masyadong dibdibin yung mga sinasabi ng ibang tao kasi wala sila sa lugar mo. At saka dapat naman kasi yung mga bashers na yan, dapat nag-iisip din kayo kung anong maidudulot ninyo sa tao, yan sa kapwa nyo, pag binabash nyo. Dapat iniisip nyo muna kung ano yung mararamdaman nila bago kayo mambash ng mambash. Kasi yung iba, nadidepress talaga sila. Kasi hindi nila kayang tanggapin yung mga sinasabi sa kanila. Kaya dapat din sa mga bashers na yan, kung alam nyo wala kayong magandang sasabihin sa kapwa nyo, keep your mouth shut up na lang para hindi na kayo nakakasakit ng damdamin ng iba. Kahit ako, i-bash nyo ako ng i-bash. Sige, i-bash nyo ako ng i-bash. Wala akong pakialam. Gagawan ko pa kayo ng content. Kahit ano pang sabihin nyo sa akin, hindi ako nasasaktan na. Oo, sa totoo lang. Ewan ko ba, parang nakaka-motivate pala yung ganun na halos araw-araw ka makaka-receive ng pambabash. Tapos hindi ka na nasasaktan. Mas masarap para sa feeling na yung tipong pagkagising mo sa umaga, tapos nung chinek mo yung mga videos mo, yung reels mo, makikita mo yung mga salita ng mga bashers na below the belt talaga. Dati nahihiya ako nun eh. Nahihiya talaga ako nun pagka alam ko na ano, na may mga bash nga na ganun. Pero ngayon, hindi na. Ginilalagay ko pa nga sa caption ko yan eh. Tapos ginagawa ko, inaano ko talaga, ini-screenshot ko, tapos gagawan ko talaga siya ng video para tapos para ipangalandakan sa mundo na ganung klaseng tao sila. So para aware din yung mga ibang mga kabataan na about dyan sa mga pambabash ng ibang tao, mga girls or sino pa yan na mga nakakaranas ng pambabash, huwag nyo masyadong dibdibin kasi mga bashers lang talaga sila. Malulungkot lang talaga sila at malulungkot talaga ang kaluluwa nila, or sa kaya insecure, mayroon silang bitterness sa buhay, or alam mo na talagang malalim yung pinagdaanan nila. Kaya kung ano man yung mga sinasabi sa inyo, hindi magagandang salita, leave it. And mag-continue kayo sa buhay na dapat nyong gawin. Kasi ang daming mga ano, may mga balita akong napapanood na nagpapakamatay dahil nga dyan sa mga bashers, dahil dyan sa mga comment na yan sa Facebook, na parang nakakaawa yung mga kabataan na nangyayari yung ganun. Tapos bigla, parang hindi na nila kayang i-handle, tapos magpapakamatay na lang sila. Diba? Yun yung ano eh, yun yung dapat iniisip natin bago tayo magsalita sa ibang tao, kasi ang bawat tao may damdamin. Unless na lang kung manhid ka na, diba? Kaya ang maipapayo ko lang talaga din sa inyo lahat guys, na mga nababash, maging matatag kayo at masasanay din kayo niyan. Pag nakasanayan nyo na yan, baliwala na yan sa inyo. Kagaya ng ginagawa ko, na baliwala na sa akin yung mga pambabash ng mga ano, mga malulungkot ang kaluluwa. So guys, if you want some advice, at saka hindi naman ako busy or kailangan nyo ng kausap, pwede kayong mag-message sa akin sa Facebook, ganon. Then ano ba tawag dyan, siguro naman makakapagbigay ako ng mga magagandang advice sa inyo, kasi ang dami ko na rin naranasan. Ang lahat ng may advice ko lang sa inyo guys is based on my own experience. So yun lang siguro guys ang masasabi ko sa inyo ngayon, and then sa sunod na video naman. At guys, sana subaybayan nyo ang aming YouTube channel ng aking sweetheart Nyebs Marie. Hindi pala Nyebs Marie na. Ang aming YouTube channel ngayon is Ari and Nyebs Marie. So, pinalitan ko na yung aming YouTube channel na pangalan kasi dalawa na kami.
Then, sana guys, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel. And then, subaybayan niyo ang aming love story ng aking sweetheart. At yun lang. And thank you so much for watching. See you on my next video. Bye!